Ew! Kumakain ka niyan? Napangiwi si Mikaela matapos niya makita na bumili ng mga pagkain turo-turo ang kaibigan si Francine. Bakit naman hindi? Masarap kaya? Sagot naman ni Francine sa kanyang kaibigan bago sabay-sabay na isinubo ang tatlong pirasang fishball sa kanyang bibig. Paborito nga namin ng papa ko to eh. Dagdag pa nito. Hindi naman maipinta ang mukha ni Mikaela dahil doon. Halata sa mukha ng anak mayaman dalagita ang disgusto sa bagong kaibigang kanina lamang niya nakilala. Unang araw kasi ng klase nila sa huling taon nila sa senior high school at magkaklase ang dalawa. Dahil magkatabi sila sa upuan, ay mabilis din sila nagkapagpalagay na loob kanina. Ngunit ngayon ay tila nagsisisi na si Mikaela sa naging desisyon niyang makipagkaibigan kay Francine. Akala niya kasi, katulad niya ay galing din ito sa magandang pamilya dahil nakaya nito makapag-aral sa eksklusibong eskwelahang pinapasukan nila. Ngunit mukhang nagkakamali yata siya. Bawal kasi akong kumain yan. Marumi raw kasi yan sabi ng mami ko. Ani ni Mikaela kay Francine. Tinawanan lang naman siya ng kaibigan bago ito nagkibit ng balikat. Oo nga pala Mikaela, pwede bang samahan mo ako mamaya? Pupuntahan ko kasi ang papa ko sa pinagtatrabahuhan niyang construction site dahil may papakita raw siya sa akin. Pag-iiba ni Francine sa usapan nila maya-maya pa. Doon ay nalaki naman ang mga mata ni Mikaela. Construction site? Bulalas niya na animo ngayon lang narinig ang mga salitang iyon. Napakunot naman ang noon ni Francine. Ngunit agad yun napalitan ng pagkadismaya nang marinig ang sumunod na sinabi nito. Ew! Construction worker ang papa mo? Dugtong pa nito na tila kulang na lang ay maduwak. Ani mo isang malaking kasalanan para dito na naging isang construction worker ang kanyang ama. Bakit Mikaela? May masama ba sa pagiging construction worker? Paano naman diring-diri ka? Dismayadong tanong ni Francine sa kaklase. Meron! Nakakadiri kaya sila! Ang dumi nila palagi at lahat sila ay puro may hirap. Sagot naman sa kanya ni Mikaela. Hindi ako makapaniwalang nakipagkaibigan ako sa katulad mo. Napailing na lang si Francine dahil sa sinabi ni Mikaela. Ngunit pagkatapos nun ay hindi na siya nagsalita pa. Hinintay na lang niya na umalis ito at iwan siya para sumama sa iba pa nilang eskwela. Nasa tingin nito ay mas kalibel ng pamumuhay niya. Maya-maya pa ay mag-isa na lamang na pumunta si Francine sa construction site na pinagtatrabahuhan ngayon ng kanyang ama na nagkataon namang malapit pala sa building ng kumpanyang pinagtatrabahuhan naman ng ama ni Mikaela. Dahil doon ay hindi sinasadyang nagkita silang muli at sa pagkakataong ito ay talagang hindi na nagustuhan pa ni Francine ang inakto ng kaeskwela niyang ito. Minapada ang anak ng construction worker! Humahagik-hik pang parinig sa kanya ni Mikaela na agad nakapagpainit ng ulo ni Francine. Sinamaan niya ito ng tingin, ngunit hindi niya nagawang patulan ito dahil kasama nito ang kanyang ama. Dahil doon, ay tahimik na lamang nihintay ni Francine ang kanyang ama na hindi naman nagtagal, ay dumating na sakay ng kanilang bagong bilis sasakyan. Bumaba ito at tinalikan siya sa kanyang pisngi. Engineer Sandoval? Parehong napalingon sina Francine at ang kanyang ama na marinig ang pagtawag na yun sa kanilang likuran. Doon ay nakita niyang ama ni Mikaela na nakatingin sa kanila. Giovanni? Napapangiting bati naman ang kanyang ama rito. Biglang nagkamayan ang dalawang lalaki. Si Francine naman ay nagtataka sa nakikita habang si Mikaela ay napapanganga at hindi makapaniwalang mali pala ang inakala niyang galing sa mahirap na pamilya si Francine. Anak, bumati ka kay Engineer Sandoval. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Sabi ng ama ni Mikaela. Alam mo bang siya ang tumulong sa akin noon na makatapos ng pag-aaral? Isa kasi ako sa mga construction worker na kinuha niya sa isa sa mga projects niya noon at kalaunan ay binigyan niya ako ng scholarship para makatapos ako na siyang dahilan kaya narating kong kinalalagyan ko ngayon. Kwento pa nito na halos magpalaglag naman ng panga ni Mikaela. Matapos ang pangyayaring iyon ay napagtanto ni Mikaela na mali ang ginawa niyang pang-iinsulto kay Francine at sa ama nito. Naisip niya mali rin gawin niya iyon sa ibang tao. Kaya naman, inipon niya lahat ng kanyang lakas na loob upang humingi ng tawad dito. Pagkatapos, ay ipinangako niya sa sariling hinding-hindi na niya uulitin pa kanino man ang kanyang nagawa.